Okay, narito tayo ngayon sa ikalimang bahagi ng ating investigasyon. Ang inyong nakikita ay mula sa isang blog ni Ginoong Bob Kute, isang British journalist na matagal nang naninirahan sa bahaging ito ng mundo. Makikita natin dito na kanyang pinupulaan o kanyang kinukwestiyon ang kakayahan ng BMI. Ang BMI o Board of Marine Inquiry ay sangay ng Coast Guard na nag-iimbestiga ng mga sakuna sa ating karagatan. Suriin natin ang kakayahan ng mga opisyales ng BMI. Ang inyong nakikita ay bahagi ng batas na nagtatakda ng mga kakayahan o kwalifikasyon ng mga opisyales ng BMI. Itinatakda ng batas na ito na dalawang miyembro ng BMI ay Master Mariners o Kapitan ng Barko. Ngunit ano ang kulang o ano ang mali dito? Merong dalawang klase ng Master Mariner. Ang isa ay nakapagmando ng barko o naging kapitan ng barko at ang isa naman ay umupo lamang sa opisina. Ang ibig sabihin, nagkulang ang batas na ito sa hindi pagbanggit kung ilang taon dapat nakapagmando ang isang miyembro ng BMI na kapitan. Ang kapitan na hindi pa nakakapagmando ng barko ay maihahalin tulad sa isang abogado na wala pang nahahawakang kaso at sa isang doktor na hindi pa nakakapanggamot. Ito ang mga Master Mariner na sa lamesa lamang nakapagmando. Ngayon, suriin natin ang BMI na nag-imbestiga sa paglubog ng Super Ferry 9. Kapansin-pansin na karamihan sa kanila ay mga galing sa serbisyo o taong mga naka-uniforme at hindi sa merchant marine. Ang isip ay limitado sa kanyang karanasan. Na ang ibig sabihin, kung hindi mo naranasan ang isang bagay, wala kang nalalaman tungkol dito. Isa ito sa mga patakaran ng UNCLOS na nagpapatunay na ang Navy ay mayroong karapatan o pribilehiyo na hindi sumunod sa mga batas pangkaragatan. Ang merchant shipping ay halos masakal sa napakaraming international conventions, international regulations. Ngunit makikita natin na ang Navy ay exempted sa mga batas na ito. Ang resulta, mas mataas ang safety standard ng merchant marine kumpara sa Navy. Ang merchant shipping ay isang negosyo. At ang aksidente ay magastos. Kaya naman ang mga may-ari ng barko ay itinuturing na mataas na prioridad ang kaligtasan sa barko. Bukod pa rito, naiiba ang Navy sa Merchant Marine dahil ang Navy ay hindi nagkakarga ng kargamento. At dahil dito, ang Navy ay hindi regular na gumagawa ng stability calculation na katulad ng pangangailangan sa merchant marine. Ang suma total, wala silang technical na kaalaman sa merchant ship operation, kaya wala silang karapatang mag-imbestiga dito. At ito naman ang solusyon ni Presidente Ramos sa sunod-sunod na aksidente sa domestic shipping industry, ang magtayo ng isang coordinating council. At ito naman ang bumubuo sa konseho. Kapansin-pansin na bukod doon sa mga nasa ibaba, yung mga nasa itaas, yung mga gumagawa ng desisyon, ay walang nalalaman tungkol sa pagbabarko. At ito naman ang trabaho ng konseho. Isa lamang silang coordinating body. Kung tapos na yung aksidente, hindi para iwasan ng aksidente. O paano nga sila makakabuo ng mga remedyo upang makaiwas sa aksidente? Wala naman silang nalalaman sa pagbabarko.